morning mga ka-works. Ako po si Basti at welcome to my channel. Sa video ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-apply ng tarpaulin na nabili ko sa Lazada na ang halaga ay 35 pesos each. Ito po yun. I-apply po natin ito sa gulong ng sasakyan. Para, sabi nila, para pampaganda, para magkaroon ng detail yung gulong. Na-highlight niya yung brand ng gulong. Huwag na po natin patagalin. Kailangan pagpapakita ko na po sa inyo paano ang proseso ng gagawin ko. Sa pag-prepare po ng ating gagawin, kailangan natin ng mga sumusunod. Una, siyempre, tubig. Pangalawa, ito po, lagyanan ng tubig, tsaka basang basahan. Tuyong basahan o tuyuhan. At siyempre, itong paint. Tsaka itong shampoo, car wash shampoo. Yan. Shampoo ng pangsasakyan. Kung wala kayo na ito, pwede ng liquid soap. Kagaya ng mga yung panghugas ng pinggan. Yun. Kasi mas maganda yon na gamitin. Ngayon, ang gagawin ko, lalagyan ko ng konting sabon itong ito. Unti lang. Ang purpose nito para matanggal yung mga langis-langis ng gulong sa sasakyan. Ngayon, lalagyan natin siya ng tubig. Nandito na ngayon tayo sa labas. Ngayon, kailangan din natin ng, siyempre, gulong. Kasi, anong silbi ng fire paint kung wala kang gulong? Diba? Pwede, tinta mo kahit saan. Ngayon, ito. I-apply natin dito. Pero bago yan, kailangan muna natin hugasan ng gulong para matanggal yung mga langis-langis niya kasi hindi natin alam may mga nakakapit na langis yan. Kailangan natin hugasan, linisin para mawala yung langis para pag in-apply natin ang tire paint, kumapit siya. Isa na natin. Kailangan natin ng siyempre sabon. Ayan, sabon. Gawin nyo yung portion na gusto nyo lagyan ng tar paint, linisin nyo. Yan. Yan, linisin. Para matanggal yung mga dumi, likabo, tsaka yung langis-langis. Tanggal. Yan. Nalinis nyo na. Yan, ganyan lang. Nalinis nyo na. Kung gusto nyo, brushin nyo ng toothbrush o ano man. Ngayon, patuyuin. Gamitan nyo ng basahan. Yan. Ito yung basahan. Yan. Pag halimbawa, diskumpiyado kayo, ulitin nyo ulit yung sabon. Sabunin nyo ulit. Para mas malinis. Yan. Ngayon, pag malinis na, tuyo na, gagawin nyo naman, applyan nyo na ng paint. Unang gagawin nyo, kakalagyan nyo muna para mag ito kulay pula to, para lumabas yung tinta nya. Ito yung kumuha ko ng parang ano nya, daw-dawan nya. Ano yan?
nyo. Ya, lumabas na yung ano niya. Pwede niya nang ngayon i-apply. Okay. Apply na tayo. Tuyo na to. Pwede niya nang i-apply yan. Okay. Ngayon, umpisa na natin. Ula. Ayan. Ayan. Tapos, ang gagawin ko dito sa bridge, sa sulat ng bridge stone, puti na lahat. Ito. Ito. Ano nyo? Yan. Para lumabas yung pintura. Yan. Okay, game. Kailangan lang dito ng pag-iingat. Kasi, kung hindi mo iningatan, pwedeng lumampas. Pag lumampas yan, masisira na yung design. Dapat dahan-dahan lang. Kaya nga pala, pag lumampas pala to, kanyari lumampas kayo ng pasobra, huwag nyong kukuskusin na ganun. Kasi lalong kakalat yan. Pag kumalat yan, ako lalong papangit. Kaya dapat bumili rin kayo ng itim na paint. Siyempre, pang retouch. E wala akong pang paint na kulay itim. Kaya nadaan-daan ko lang kasi baka mamaya kamali ako. Mahirap na. Kaya nyo guys na itong sinilate ninyo parang pinaka support nyo dito habang nag-drawing para yung daliri nyo stabilize mag-uhit, hindi pa nakaganyan. Pag ganyan kasi ang ano ninyo wala sa ano, baka mamaya magka-sablay-sablay, hindi kagaya ng nakatuon ng daliri nyong maliit. At least may control kayo. Hindi kagaya yung ganito, walang control yan. Hindi mo, halos walang control yan. Ano kayong pasmado kayo, nangatog kamay nyo, kailangan nyo ng yung lilit nyo, ganito nyo. Ito yung para ma-stabilize yung pag daliri nyo. Para pag nag-ano kayo, hindi gano'ng magalaw, hindi mangatog. Na natin. Ngayon, pag natuyo-tuyo ito, pwede nating doblehin para medyo kumapal yung white niya. Na bridge stone na sulat, itong ikopya naman ang susunod natin. Bali, same procedure lang din kagaya ng sa bridge stone. Tapos ko na itong ikopya. Ito naman ang susunod ko. Kulay red.
dito. Oh, ang init. So ayan, mga ka-works, naayos ko na yung pintura. Pag ano, pag medyo natuyo, dodobling ko na lang para mas maging malinaw. So ayan na po. Okay na. Tapos ko na. Kaya na lang po maghusga kung maganda o hindi. Wow! So ayan mga ka-works, tapos ko na. Ayan. Sana may natutunan kayo kung meron man. Tsaka sana huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, tsaka share nyo na rin. Salamat!